Ano pong alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, eh, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. You mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? Pero just to be clear, no, bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping. Ang parang usapan dun, ma'am, parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll. Except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP, that's only the information. Former chief PNP? Yes, sir. Itanong ko rin, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong kay General Villanueva. Kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mm-hmm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal POGOs in the countryside or in the provinces. Ano pong alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa? Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. Yun. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang
institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Go Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako. Na parang sa Senado pa umaasa ng intel ang ating intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier the PNP resource person in an earlier hearing also said may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yon, especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization? Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. So, then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po, ma'am, yung aming investigation. Yes, sir, pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really, I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa national police natin. Well, thank you, General, but you know, PNP has to come back with more than that sa komiteng ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang, General Villanueva. You mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ano, ma'am, kung anong pinrovide na support. Basta yun lang naman na nabanggit sa amin, sir, but hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin, sir, within the intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately, ma'am, hindi ko din ma-confirm yan, ma'am. I understand, General, pero just to be clear, no, bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes, ma'am, yan. Pero hindi ko din ma-ascertain yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to NICA last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat, General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na vine-verify pa ng buong intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll, ever seen. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga angulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol pati sa isang dating chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin, but at this moment we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard we have a resource person here from NICA. Yes, sir?
if you could come forward po. Does Nika have anything to tell us at this point? Kung may investigasyon din kayo sa angulo ng mataas na BI official, mataas na PNP official, ultimong dating PNP chief di umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Go Huaping. Nakapanumpa kayo kanina, sir. Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, Madam Chairperson. The Honorables, I am Director Ferlo Silvio po ng NICA. Katulad po ng sinabi ni Attorney Magno, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia and Indonesia. Generally po, I cannot give the specific progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attaches ng dalawang post, Malaysia at Indonesia. For now po, kung sakali po, I'm sorry, I cannot give a comment with regards to the new statement given by General Villanueva. Pero I rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. Salamat po. Pero yung mga nababanggit ng mga posibleng personalidad at mga posisyong inokupahan nila dati o inookupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? O sa fact-finding ng NICA? Sa ngayon po ay priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i-priority po namin yon. Makakaaso po kayo, Mr. Madam Chairperson. Salamat, Madam Chair. Senator Joel. I am being tempted to raise a point of order, but perhaps I will just ask if the committee was able to receive the request of this representation. If you recall, in the very, very, very first hearing, to ask the agencies of the government as to how they conduct yung pong case build-up, yung paano yung hypothesis nila, yung protocols nila, yung way of how they establish, Madam Chair, yung mga binabalangkas nila at sasabihin nilang ito na talaga yung validated information. Did we receive anything from the different agencies of the government that we asked for, Madam Chair? Salamat, Senator Joel. Nare-recall po ng Chair iyan at iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya, ano yung mga teoryan nyo ng pagtakas ni Go Huaping. COMSEC, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong at least nabuo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see our COMSEC saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to. Okay. Wala pa rin na format lang and protocols papaano nila ginagampanan yung tungkol nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, Senator Joel, please, the government agencies present today, na sigurado ko lahat kayo ay nanduroon sa unang hearing na yon, please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that request was made and the Chair asked it from you. All right, please. Thank everyone. You. Thank you very much, you, Madam Chair. Joel. And I can see our resource persons nodding their head. Let the record show that. Madam Chair, we also would like to find out if, because the statements of retired General Raul Villanueva about the PNP, did we invite General Karamat, Madam Chair? Senator Joel, General Karamat is present. General, pakilapit po kayo dito sa ating mesa. Thank you. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of Immigration, Sir, Your Honor. You know, we started deliberating and investigating POGO since 2016. I was the chair of the Labor Committee, and during that time, we were able to unearth yung pong pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinumend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin at si Senator Nancy, kinumend pa namin yung Deputy Commissioner
And then a few days later, lumabas po yung video ng deputy commissioner nandun nanghihingi ng 50 million na cash. Nakita ho yun. At ngayon, I think nakakulong po sila. Si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another deputy Commissioner Robles. No? Madam Chair, hindi na tayo nabibigla kung even the highest police officer pwedeng maging involved dito. Kaya nga po sinabi natin the importance of this committee deliberation, dahil kung hindi po tutuldukan itong evils of Pogo, hindi lang ho mayor ng Bamban ang kayang i-produce ng mga illegal activities ng Pogo. I'm sure easily they can produce congresspersons, even senators, and someday probably a Pogo-sponsored president. So I hope ang Bureau of Immigration would have the passion right now to clear your agency, sir. Kasi ang dami na ho, no? Dalawang commissioner na yan. Tapos ngayon, kakatanggal lang nung isang pinalitan po ninyo. Noong po nga time ng pinag-uusapan yung SWP, yung Special Working Permits, tayo din po, nilabas po natin yung dyan sa SM Aura na 5,000 lang yung babayaran mo, pati yung security guard, kasama dun sa mafia ng Bureau of Immigration. Siguro naman, marami na po kayong pinagdaanan, and sana matukoy po natin, no? Kasi otherwise, ang taong bayan, iba na magiging tingin o baka maging iba yung maging pananaw pag sinabing Bureau of Immigration. So sana po, but just one last question. You believe, sir, na meron po nasangkot na personnel ng Bureau of Immigration dito po sa pagtakas ni alias Alice Go? Sir Manahan. Thank you, Madam Chairperson, Your Honor. Sir, hindi ho natin maalis na wala hong kasangkot ang BI, pero as of this time, sir, I'm sorry, cannot still state with affirmation kung meron pong sangkot na taga BI. But rest assured, Your Honor, Madam Chairperson, na any accomplice or any involvement of any BI personnel, once ma-establish po namin na involved or may involvement, we will file a criminal and administrative case and we will submit to this committee. Just want to put, I think, if I may, Senator Joel, I think, Sir Manahan, huwag tayo magsimula na i-concede na hindi natin matatanggal. Mag-aim po na linisin talaga yung bureau, no? As sinasabi po ni Senator Joel, filing cases is part of it, pero yung simulang simula ay yung vision nyo na malinis talaga na BI. Yes, Madam Chairperson, considering this case and moving forward, we will fully take note of the guidance of Senator Joel Villanueva. Thank you, Your Honor. Thank you, Madam Chair. No less than the Secretary himself of the Department of Justice made mention about it. So I'm very sure na meron pong part. Kung yung ngayon nga, first time ko lang ho narinig, pati PNP chief before or former PNP chief could be part of this. So almost sure po ako na may part ng BI dito. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. And General Villanueva, may narinig po ba kayong kahit sinong high-ranking army official na di umano sinuhula ni Go Huaping? Madam Chair, I don't have any information about the army officer. And what about General Karamat? May balita po ba kayo? Ano bang balita nyo tungkol sa dating hepe ng CIDG? I'm not really sure, sir, kung yun ang ma'am, kung yun ang narinig kong he is part of the information. Hindi ko masyadong sigurado, ma'am. Wala naman kaming formal communication with most of the intelligence officers. One or two lang nagbumanggit sa akin, pero tungkol kay General Karamat? No, ma'am. Partly, but partly kay General Karamat? Hindi, ma'am. Yung information, hindi parang may tinabi lang sila sa CIDG, pero walang specific name na General Karamat, ma'am.
So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence operatives. And nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information, ma'am. None, ma'am. Alright. Salamat, General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi nyo monthly payroll, mga police, alam nyo, unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro, pwede nyo nang pangalanan kung sino itong mga police na ano na under the monthly payroll. Kasi, I think it's unfair for the police organization. Kasi, syempre, we'll cast doubts on them. On all of them. Yeah. Madam Chair, actually, I don't have the name except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP, that's only the information. Former chief PNP? Yes, sir. We don't have the exact name. Hindi niya pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. Madam, is that the gossip or... Huh? Anyway, that's why I said, sir, that the intelligence community are still verifying it. They have to confirm it yet. Okay, Madam Chair, before that, before you proceed, I would like to move that we invite the partner of Mayor Calugay in the next hearing, since Mayor Calugay mentioned that he has a partner who seems to be running the business interests of the mayor. And according to him, his partner is also the person mentioned by Mayor Calugay who knows the buyer of Happy Penguin, yung Veronica Soriano. I so move, Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Naisulat niyo na po ba, Mayor, yung pangalan nila sa papel? Opo, Madam Chair. Okay, sabihin mo na, our minority leader is requesting us, you to mention the name of your partner. How will we find out? Naisulat ko na po, Your Honor. Iimbitahin naman, ba't hindi rin sabihin yung pangalan? So sa susunod na pagdinig, imbitahin namin natin ang partner ni Mayor Calugay para sumagot sa mga tanong ng mga senador.